Sentro ngayon ng usap-usapan sa social media ang dating kapamilyang si Liza Soberano dahil sa umano'y kawalan niya ng utang na loob sa ABS-CBN at sa dating manager niyang si OG Diaz. Si Liza ang pinakabagong talent ng Careless Music na pinamumunuan din ng dating kapamilyang si James Reid. Napiling lumipat ni Liza sa Careless Music matapos ma-expire ang kanyang kontrata sa Star Magic noong 2021 at kay OG noong 2022. Sa pinakabagong vlog na inupload ng aktres sa kanyang YouTube channel noong February 26, isa-isa niyang inilahad ang kanyang mga nararamdaman ngayong wala na siya sa pangangalaga ng Star Magic at ni OG. Isa sa naging highlight ng kanyang vlog ay ang growth na tinamasa niya umano simula nang mapasama siya sa grupo ni na James. At bagamat sinasabi niyang masaya siya sa itinakbo ng kanyang buhay at trabaho, tila iba naman ang lumabas sa kanyang bibig na siya ring napuna ng mga dismayadong kapamilya fans. Sa simula pa lamang kasi ng kanyang vlog ay nagsentimyento na kaagad si Liza tungkol sa kanyang buhay showbiz kung saan kontrolado raw siya ng mga taong nakapaligid sa kanya simula noong bata pa siya hanggang sa naging adulto na siya. I didn't have a childhood nor did I have the chance to grow and become an adult on my own terms. I had always been told what to do, what to wear, what to say, and what not to say. At dahil wala raw siyang boses para sabihin ang kanyang mga saloobin noon, naramdaman daw ni Liza na hindi naman para sa kanya ang nabuong karir. Nabanggit din niya na hindi siya ang pumili ng screen name na Liza Soberano para sa sarili niya. I didn't even choose the name Liza. It was chosen for me. Liza Soberano! Liza! Liza Soberano! Sa kalagitnaan din ng video, ay tila nais pang palabasin ni Liza na ikinahon siya ng ABS-CBN sa paggawa ng mga proyekto at itinali lamang siya sa kanyang ka-love team at boyfriend na si Enrique Hill. I'm 25 years old now and I think people forget that I've been working for 13 years now, since I was 12 years old. And I've been in 6 feature films, over 500 episodes of teleseries, and have only really dabbled into 3 main genres: romance, comedy, and drama. And since I was 16, I had only really worked side by side with one main co-star, with the same production company, rotating around the same 3 directors. And during all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. I felt like I was being told to be just a flower for so long. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, ay naungkat ang video ng kanyang interview noong 2019 sa naganap na press conference para sa Make It With You, ang teleseryeng pinagbidahan nila noon ni Enrique. Maririnig sa video ang kwento ni Liza kung saan tinanong siya ng managing director ng Star Cinema na si Olivia Lamasan o mas kilala bilang si Inang kung ayos lang ba sa kanila ni Enrique na makatrabaho ang ilang aktor at aktres sa showbiz. Ngunit sila mismo ang tumanggi at sinabing hindi iyon ang panahon upang ipare sila sa ibang artista. Like asking us, sila Inang, are you guys open to working with other actors and actresses in the future? So parang I don't think that it was really time for us, or well, it's not time for us yet to separate. But it's really inevitable because we all need it for our growth and also for the company's growth as well. So it's not like when they partner certain individuals from a love team that they're separating the love team. It's not really like that because they can always do another project right after. So the love team's always there. It's just they're expanding their craft and their talent. Taliwas ito sa sinabi ni Liza na hindi siya natatanong ng management tungkol sa kanyang inputs o mga naiisip. And during all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. Kinabukasan, February 27, ay nagsalita na rin si OG hinggil sa vlog ni Liza. Ayon sa manager, binibigyan naman daw siya ng Kapamilya Network ng pagkakataon upang sabihin ang kanyang mga opinyon at suhestyon at pinapakinggan din maging ang kanyang mga reklamo. Anak, lagi kang binibigyan ng chance to say your piece, your opinion, your suggestion. Pinapakinggan ka din naman pag may complaints ka. Pero, di ba kung minsan we had to meet halfway? Pinagbibigyan mo naman ang production pag nilambing ka nila. And I thank you for that. Pakikisama ang tawag doon, anak. Pagtatanim para in the future, may aanihin. Ipinaalala rin ni OG kay Liza na ang screen name niyang Liza Soberano ang nagtaguyod sa kanyang pamilya. Anak,
Yung screen name na Liza Soberano na ibinigay sa iyo ni Tita Malu Santos ng Star Cinema. Yan ang nagtaguyod sa pamilya mo. Nabigyan mo ng bahay at magandang buhay ang daddy mo. Nakakapagpadala ka rin ng tulong sa mami mo sa States. Naibili mo ng bahay sa Amerika ang lolo at lola mo na kumupkup sa inyo ng kapatid mo si Justin nung mga bata pa kayo sa Amerika. Lahat yan dahil sa'yo. Dahil sa pagiging Liza Soberano mo, anak. Mas issue siguro yung screen name kung hindi tumatak sa utak ng mga Pilipino. Kung hindi ka tinangkilik. Diba? Sa umpisa ay todo tanggol pa kay Liza ang ilan sa kanyang mga hayok na rabid fans. Ngunit nang maungkat na ang kanyang interview noong 2019 at nang magsimula nang magsalita si OG, ay wala nang nagawa ang mga ito dahil sa pagbuhos ng batikos mula sa mga dismayadong netizens laban sa aktres. Karamihan sa inireklamo ng mga netizens ay ang pagsisinungaling daw ni Liza sa kanyang vlog. Maari naman daw siyang mag-rebrand ng maayos, subalit mas pinili raw niyang magkaroon ng negative publicity. Pinuna rin ng iba ang mga sinabi ni Liza tungkol sa umano'y pagkakahon sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Dahil kung tutuusin daw, wala naman talaga siyang alam sa pagmamanage ng karir niya noong teenager pa siya. At kailangan niya talagang lumapit sa mga eksperto gaya na lamang ng Star Magic at ni OG para marating ang tinatamasa niyang kasikatan ngayon. Narito ang ilan sa mga top comments and tweets sa Facebook at Twitter. Nakakahon ka sa tatlong genre, sabi mo. I think hindi ka naman kinahon doon. Baka yun lang ang nakikita nilang ikasyasyain talaga ng pangalan mo. Pinasayaw at pinakanta ka naman sa ASAP. I mean, nagkaroon kayo ng mga production numbers. Pero siguro like an audience, ang naiisip nila hindi yun ang genre for you. Like Bea Alonzo. Binigyan din naman ng chance sa singing career niya. Kaso, hindi naman nag-work, diba? Talagang sa drama at romance siya nag-bloom. I think hindi ka ikinahon doon. Iniingatan lang nila kung ano yung path na nagpaingay ng name mo. Si Sarah Jeronimo, singing talaga ang pinagmula ng career niya. And nung nag-try siya ng acting, lalo siyang sumikat. Ibig sabihin, kinagat ng masa yung ibang side niya. Total performer and talented artist talaga siya. Kaya nakakapag-explore siya. Nagpahinga at nawala siya ng ilang taon. Ngayon, bumalik siya sa ASAP at sikat pa rin siya. Tunog ungrateful yung statement. Parang kasalanan pa ng ABS-CBN yung pagsikat niya. Nadimonyo siya? Hindi daw kinuha yung mga thoughts niya. Bakit? Sino ka ba nung time na yon? Director ka ba o producer? Kung walang ABS-CBN, siguro nakapila ka pa ngayon sa One for All for One na may dalang sachet ng shampoo sa initan. Pinagsasabi mo dyan, ineng, kaya dun ka nilagay sa genre na yon kasi yun yung market mo, andun yung audience mo. Mag-GMA ka na lang, lata naman yung arte mo eh, ganda lang ang meron ka, ineng. Things happen because you chose to let it happen. Nevertheless, you wouldn't be where you are right now if you didn't allow your management to do it with you. It's not wrong to choose the career you wanted to be. Still, you should be thankful to all the people who helped you before. You are not who you are today if hindi ka nila natulungan. It's not all by yourself. Ang dating kasi, parang napilitan ka lang pala sa lahat ng yun. Kakahiya naman sa nag-push para makilala ka. Just be grateful and thankful and choose the path that you wanted to be. Just saying. Sana puro pa sa salamat na lang ang mga binitawan niyang salita dahil hindi naman yata naging masama ang takbo ng buhay niya simula nung naging artista siya sa ABS-CBN. At your age now, yes, you deserve the freedom you desire. However, this really sounds ungrateful and unfair to your manager and most especially to ABS-CBN who molded you to become who you are today. Remember, you didn't have the name when you entered showbiz. They gave you the name that gives you fame and stardom. You should be thankful instead. Because the rebranding you are looking for will still be possible without causing pain to those people who made you. You have a pretty face, but you will be prettier if you have a good heart. Good luck! The way niyang binitawan yung mga salita niya, parang kasalanan pa ng ABS-CBN at ng Star Magic na pinasikat siya. The design is very ungrateful, girl, and this goes to all ungrateful artists. Oo, pinaghirapan niyo kung nasaan kayo ngayon. Pero kung hindi dahil sa mga networks at talent management arms na yan, wala kayong avenue na pagkakakitaan ng talents niyo. Good luck on your Hollywood dream. I think she is being very ungrateful and self-centered. She earned so much money being Soberano. She had made fame and fortune. She has the best image, untarnished and free from scandals. Unlike other actresses her age, she did not get pregnant at an early age or out of wedlock. I am not being judgmental, but that's a good thing. Whatever it is she wants to do with her life, she is an adult now and should be completely emancipated from any form of parental guidance. You were very young and raw when OG Diaz took you in.
You could have fallen into the wrong hands. You should thank him and stop saying these things. Nobody likes negativity. Good luck, Hope. Of course, during those times, wala ka pang pwedeng sandigan but those experts sa showbiz industries at sila ang susi kung bakit ka nakilala. Hindi ka magiging Liza Soberano kung hindi dahil sa mga teleserye at pelikulang nabanggit mo. Be grateful na lang. Buti pa si Catherine Bernardo walang reklamo. Pero sa showbiz at young age, need mo talaga na may magmamanage sa'yo at yun ang dahilan kaya ka nakilala at yumaman. Hindi ka magiging successful sa showbiz alone. Kakasama mo yan kay James Reid, nagulo na din yung utak mo. Look at na din, nung kumawala, mas naging matured mag-isip at mas sumaya sa life. Just a thought. If you hadn't listened to them before, Liza Soberano would not exist. Probably because that's how the industry works. And you have signed up for it. Those times when people told you what to do were exactly what you needed so that you and your family could live comfortably and do whatever you wanted to do now. I understand your desire to express yourself now, but I believe that simply being grateful for the people who helped shape you into who you are now is the best thing to do. Liza, huwag mong kalimutan kung sinong nag-shape sa'yo para maging magaling kang artista. Kung walang kumuha sa'yo para maging artista, wala ka ngayon sa kinatatayuan mo. Huwag mong sabihin na wala kang freedom noon. Minor de edad ka pa nung time na na-discover ka at need mo ng guidance para maging maganda ang takbo ng karir mo sa industry. So anong pinagdadadada mo dyan? Nakakainsulto ka naman sa ABS-CBN na humubog sa'yo sa pag-arte? Be grateful na lang sana. Huwag na marami pang explanation na keso ganito kaysa ganyan. Hi! Linya ng mga taong hindi marunong magpasalamat. Rule number 1. Huwag na huwag magsusunog ng tulay, lalo na sa mga tao o istasyon na nakatulong ng malaki sa'yo kaya ka naging big star. Sinabi mo, kinahon ka nila. Pero nagsabi ka din na kung gagawa ka ng project, sa ABS-CBN mo lang gustong gumawa. Medyo magulo ha? Lumaki daw siya na puro dikta sa kung ano ang sasabihin niya at gagawin niya. Anong gusto mo? Yung parang Donalyn Bartolome lang? Kung ano-ano na lang pinagsasabi at pinagagagawa sa social media? Siyempre, hinuhon ka para maging big star. Target mo, bigger audience, diba? Napaka-immature lang mag-isip. Sayang ang pinuhunan sa'yo. Be thankful for that 13 years, my dear. Sana, sinabi mo na lang na you wanna grow and do more mature roles. Bata ka pa back then, kaya kailangan mo pa ng guidance noon. And from then, nakilala ka bilang ikaw. Kaya sana, huwag mo yung panghinayangan. You are what you are today because they secured a branding for you all those years. Pero para sa'yo, kinakon lang. Tingin mo, sisikat at tatatak ka kung gulong-gulo yung branding mo. Minsan artista, minsan K-pop fan, minsan vlogger. I am disappointed. Sila ang rason kung bakit isang Liza Soberano ka ngayon. Sa mga nagsasabi na tama si Liza, baka nakakalimutan nyo na galing siya sa GMA. Sana, nagstay na lang siya dun pala. Tingnan natin kung naging isang Liza Soberano siya ngayon. Why she can't just say, I want to grow as an artist. Period. That 13 years made her rich and famous. Seems like ill-advised si Liza dito. Wala ka sa ganyang sitwasyon ngayon kung hindi na-handle ng mahusay ang karir mo dati. Madaming kababaihan your age ang magnanais na nasa pwesto mo sana ngayon. You wouldn't be that Liza Soberano if it hadn't been for the boxed image. Di sana noon ka pa nag-voice out kung ayaw mo naman pala. Ang totoo, nasarapan ka din sa status na natamasa mo kaya you kept your mom. Kahit totoo ang sinasabi niya, hindi naman kailangan na parang napasama or napahama ka sa nangyari. True, it was a long 13 years of stepping stone to where you want to be. But stepping stone pa rin naman yun. Lahat ng nasa management, malamang kontrolado ang galaw nila. Pero para din naman yun sa kanilang kapakanan, especially na napakabata mo pa noon. Aabangan namin ang next 13 years expiration mo. Good luck! Huwag lang kalimutang magpasalamat dahil those years made you who you are today. Thank you! I respect and admire Liza. She has always been very outspoken. Super grateful siya sa mga nangyari sa kanya. Mahal niya ang ABS-CBN, I should know. Pero may parts talaga ng vlog niya na subject to misinterpretation and to be taken out of context. May parts kasi dun na, spliced or not, ang dating ay hindi siya ganun ka-grateful at ikinahon siya sa loob ng 13 years. Baka she could have said na lang na, the time has come for me to move on and explore. Ganon! Masakit din sa part ng ABS-CBN o Star Magic at kay OG Diaz yun. It was in 2017 when she renewed her contract with ABS-CBN. She was already 20 years old then. So, why didn't she put her conditions in the contract before signing? Wrong choice of words. Sana sinabi niya na lang na, I would like to pursue a different path and opportunities. Para kasing ang nega ng connotation ng salitang kinahon, as if she did not earn something out of those experiences. Gumanda nga ang buhay niya, di ba?
Oh well, ingrata ang tone, hindi maganda. You are nothing without ABS-CBN. You are grateful but lipat ka sa ibang network and look at their careers now. Like Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, ni hindi na sila pinag-uusapan. I wish you well sa Hollywood, but para saktan mo yung mga tumulong sa career mo, turn off yan. Ang naaalala ko, yung sentiments din ni James Reid sa Love Team. Halatang tinuruan si Liza. Itong mga Inglesherang artist na to, magka-engagement lang sa social media, lahat gagawin. Very careless whisper ang galawan. Pero kawawa naman si Liza na gamit ni James. Na-brainwash ni James Reid. Tingnan natin saan ang bagsak ng gaya niyan. Nagsawa sa ulit-ulit na work? Ay, buti pa siya may paulit-ulit na opportunities. Ingrata ang peg! Na-brainwash lang ni James Reid yan to make M&M Music to prove na kaya nilang maging independent. Walay naman ang mga ginagawa nila. Kung hindi pa bumalik si Nadine sa Viva, hindi siya magkakaroon ng blockbuster na movie. Teka, as if namang marunong na siya agad sa production ng bata pa siya, diba? E di sana siya na yung nag-manage sa sarili niya. Char! Gets ko naman si Liza, pero te, syempre alam naman ng manager mo kung paano ka ibebenta. As baguhan, kailangan mo talagang sumunod. Thank you pa din dapat kay Mama Ogs. Kaloka talaga si Liza. Hindi ko kinaya yung parang kinulong siya for 13 years na malamang hinahandel ka at alam ng mga managers mo na yon kung paano ka ibebenta. Now na parang nakarating siya sa gusto niya, parang kasalanan mo pa, Mama Ogs. Yung 13 years na yon, pinayaman muna siya ni OG. Sino ba naman siya dati? Kahit sa ang field naman, pag bago ka lang, sunod ka muna sa bosses and eventually, pag nakaangat-angat ka na, saka ka na pwedeng mag-demand at mag-desisyon kasi promoted ka na. I know Liza is grateful, pero sa tone niya kasi, nagmukhang ungrateful the way siya naglinta niya. Sana lang, naalala niya that 13 years ago, the competition is so high. Ilang years bago siya tuluyang nahasa at naging bankable, kaya super blessed siya if may 6 movies and etc. siya. Bata ka pa noon, Liza, kaya kailangan mo na mag-manage sa career mo or restriction na sinasabi mo. Kasama sa discipline yun sa pag-aartista. Unfair to ABS-CBN and to OG Diaz. So, kasalanan ng network na umasenso yung buhay niya. She was a struggling wannabe back then. Although she grew up in the US, she never had the privileged life. Then, she became a star and got rich. Utang na loob. This should be learned by those raised abroad. Okay naman yung sinabi niya. Siguro ang off ay yung sinabi niya na she was like a flower at nakahon. I think natural yan. Alangan namang bata ka pa at 12 years old, malalaman mo na agad kung ano yung gusto mo. Siyempre rely ka muna sa manager and management. Kasi empleyado ka. Pwede namang mag-step up nang wala ng mga M&M. Diyos ko! Ang lagay, naging masama pa ang dating management at manager. Ang dating tuloy, napilitan lang siyang gawin ng mga ginawa niya before kahit ayaw niya kasi wala siyang choice. Hindi naman din siguro siya darating sa point na makakapili na siya ng gusto niyang gawin kung hindi siya sumikat sa 13 years na kinahon siya. Magte-take off ba ang karir ni Liza kung sa ibang genre siya inilagay? Eh hindi nga siya makapagtagalog ng diretso. In my opinion, she is a mediocre actress. Magaling pa ang mga going bulilit kids. She could have said things better without sounding ungrateful. Liza, kahit sa ang industry, kahit sa Hollywood ka pa, kung baguhan ka at wala ka pang napapatunayan, wala ka pa talagang karapatang mag-inarte. Napaka-ingrata mo! Nobody forced Liza to do anything. She was given opportunities and she took it. She was highly compensated for it. Now that she's in America, she changes the narrative to suggest she was some sort of poor child who was exploited. Bitch, please! Valid naman yung feelings. We cannot really blame them. Pero at some point, prinotektahan din naman kayo ng management. Sigurado yan. Sana ganun din kayo kahit wala na kayo sa kanila. Kung naagaw sa kanyang teenage life niya, sana hindi na siya nag-artista at pinili niya na maging normal na teenager. Medyo slight na gaslighting yung ginawa niya. Tsaka hindi naman siya pinilit ng ABS-CBN para mag-artista, no? Na-discover siya, pinush niya, nakakaloka ka, Liza. Pinakamagandang gawin dyan is not to engage sa lahat ng ipopost niya. That is for sure will affect her career here. Patunayan na lang niya na may career siya abroad. Wala talagang mali kung gusto niya ng ibang path sa career niya. Pero, ba't pa niya pinalalabas na labag sa kalooban niya yung lahat ng ginawa niya? She could have stopped at the age of 20. Hindi naman siya bata to say yes to everything. Ang hypocrite lang. Nung teenage years niya, hindi naman pwedeng siya yung mag-decide sa career niya. Siyempre, kailangan ng guidance ng management team. Sila yung expert sa kalakaran sa showbiz industry eh. Parang ang dating, she's blaming her former management pa and nagmukha siyang ungrateful. If bet niyang mag-rebrand, edi go! Ang dami pa niyang chikang M&M.
They made her rich to the point na she can retire at 25. James Reed, ano na namang tinuro mo kay Liza? All her moves as of late, lahat off. Yung Instagram, yung vlog na super scripted, she's under very bad management right now. No wonder na din left that management. Kapamilya, anong masasabi mo sa latest vlog ni Liza? Nagsinungaling nga ba talaga siya? Mas gaganda pa kaya ang career niya sa rebranding na ito? O magiging hopeless na lang siya? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share mo na rin ang video na to para mapanood pa ng mas marami pa natin mga kapamilya. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!